Yon, magandang araw sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay September 7, 2024. Nagpapasalamat po ako ng lubos sa patuloy po ninyong pagsuporta sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos at sa lahat po ng mga taong kanyang pinagkakatiwalaan sa gobyernong ito. Siyempre, hindi po mawawala dyan ang ating Secretary of Interior and Local Government na ngayon po ay ipinananawagan po natin na sana mag-file po ng Certificate of Candidacy para po sa darating na senatorial election sa 2025. Naniniwala po kasi ako mga tol, kahit hindi ko po kilala ng personal, ito pong si Secretary Benhur Abalos at kahit hindi po ako taga Mandaluyong City, sa kanyang mga ipinakita bilang pinuno ng SILG, naniniwala po ako na siya po ay magiging epektibo bilang senador ng Pilipinas. Alam naman natin na marami pong mga senador dyan ngayon sa Senado ang hindi po karapat-dapat. At ito po, si Secretary Benhur Abalos, karapat-dapat po ito na maging mambabatas. Higit sa lahat, naniniwala po ako na ang political loyalty nito pong si Secretary Benhur Abalos ay sa kasalukuyang gobyerno. Naniniwala rin po ako na ang loyalty niya hindi para kung kanino man, kung hindi para sa bansa at sa bawat Pilipino. Siyempre, kaya ko sinasabi na ang political loyalty niya should be sa kasalukuyang gobyerno, eh dahil ganun naman talaga dapat. Kung sino po ang namumuno, suportahan po natin bilang obligasyon po natin yan na mga Pilipino. Nagtataka ako bakit may mga Pilipino na okay lang naman mag-criticize eh. Pero not to the extent na yung duly constituted authority, particular ibinoto ng taong bayan, ay hahangarin mong mamatay, matanggal sa pwesto, mapahamak o kung anumang mga hindi magaganda na maaaring mangyari doon sa tao. Yun po ay hindi makatuwiran, particular sa isang demokrasya na ating pong tinitirhan o particular dito po sa ating bansa. But anyway, hindi naman po yan yung ating pag-uusapan. Tayo po ay tatalakay, particular dito po kay Alice Goo. Ano po ba ang mga update sa ngayon dito? Siya po ay kilala bilang Alice Goo pero ang kanyang tunay na pagkakakilanlan ay Gowaping. Nung nakaraang araw, siya po ay opisyal na sinundo ng ating SILG. Kasama po dyan ang mga personalidad mula po sa PNP, sa pangunguna ng ating Chief PNP, mula po sa NBI at saka sa Bureau of Immigration. May mga kritisismong natatanggap ang SILG at ang gobyernong ito hinggil po dyan at dapat maipaliwanag po natin ang maayos yan. Sapagkat kung tayo po ay magbabase lamang sa mga sabi-sabi o chismis, baka maligaw po tayo ng landas. Huwag po tayo magpapaniwala basta-basta sa mga kuro-kuro na wala pong pinaghuhugutang katotohanan at higit sa lahat. Ito pong mga kuro-kuro na ito ay para lamang i-direct sa isang partikular na tao na sa kanilang paningin ay hindi po nila ninanais. Dito nakikita ko na si Secretary Benhur Abalos ang kanilang target at talagang sinisira po nila ito. I do not know why. Sa ngayon kasi, tayo po ay nangihimok pa lamang. Ako, wala po akong personal na kaalaman na siya po ay kakandidato sa pagkasenador. Bagamat marami na pong mga indicators na siya talaga ay maaaring tumakbo sa pagkasenador. Pero until such time na si Secretary Benhur Abalos ay magpila ng kanyang Certificate of Candidacy next month, October, saka lamang po ako lubos na maniniwala na siya po ay kakandidato sa pagkasenador. Kaya ngayong araw po na ito at sa mga susunod pang mga araw, kasama yung mga nakalipas po na mga araw, eh talagang concentrated po ako sa paghimok sa kanya na magpila po ng kanyang Certificate of Candidacy bilang senador. Ngayon, dako po tayo dito po sa balita. Mamaya na po tayo mag-shoutout. Ano po ba ang latest sa issue na ito? Patulad po ng sinambit natin kanina, eh sinasabi po ng mga galit sa kasalukuyang gobyerno, perhaps ang intention din nila siraan si Secretary Benhur Abalos, eh meron daw pong VIP treatment na ibinigay po dito kay Gowaping o nakilala po natin bilang dismissed mayor Alice Goo. Ang katotohanan po dyan, wala po. Sapagkat yung mga napanood po natin na mga video at mga nakita po nating litrato, yun po ay nangyari sa jurisdiction po ng Indonesia. At alam naman po natin, basic knowledge naman po dapat yan. Na kapag ka nasa ibang jurisdiction ka, wala ka pong law enforcement functions. In particular, hindi mo po pwedeng disiplinahin ang isang tao sa pamamagitan ng kung ano ang magiging gawi at kilos nito o pananalita.
yan po ay nasa jurisdiction, inuulit po natin, ng Indonesia. But before we go further dyan po sa topic na yan, panoorin po natin ang balita kaugnay po nito pong mga nangyayari ngayon dito kay Alice Goo. Ano na po ba ang pinakalita sa kanya? Siya po ay kasalukuyan, nakakulong na po sa PNP Custodial Center dyan po sa Camp Crame, Quezon City. Panoorin po natin ang balita na ito. Viral ang mga litrato ni Alice Goo kasama ang ilang opisyal ng gobyerno. All smile si Alice at naka-peace sign pa. Pero ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, bahagi lang yan ang bagong kultura. Nasa frontline ang balita niyan si Maricel Halili. Bago pa na iuwi ng Pilipinas si Alice Goo, nauna nang kumalat online ang mga litratong ito. Ang dating alkalde, all smiles pa sa loob ng sasakyan kasama ang ilang agent ng NBI at Bureau of Immigration. Yan ha. Dito sa puntong ito, I believe tama ang kritisismo. Kasi ito may controlled environment ito eh. Nasa sasakyan ka, kasama mo ang kawani ng National Bureau of Investigation, at higit sa lahat, ikaw yung may hawak ng kamera. Kontrolado mo ang sitwasyon. Bakit mo pinahintulutan ang iyong sarili na gawin ang bagay na ito? Perhaps merong nalabag na internal rules ang mga kawani na ito ng National Bureau of Investigation. Kaya I do not know kung administratively pwede po silang sampahan ng kaso dito. But I am hoping na sana wag naman pumunta sa punto na yon. Kasi alam po ninyo, dapat ang focus po natin talaga rito yung matagumpay na pagkakahuli at pagkakabalik dito po kay Alice Goo. Sabi nga po doon sa napanood kong press conference kanina na itinanong po kay Secretary Benhur Abalos, parang wala po itong pinagkaiba doon po sa napanalunan na gintong medalya ng ating two-time gold medalist na si Carlos Yulo. Hinahangad po natin na manalo po siya ng gintong medalya. At nang siya nga po ay nanalo ng dalawang gintong medalya, mas nag-focus po tayo doon po sa issue nilang mag-ina. Ito, parang ganoon ang sitwasyon. Although, syempre, ang public servant requires more actions and words na dapat ay komportable sa harapan po ng publiko. Kaya, though, kinukumpara natin, pero figurative lamang yung ibig kong sabihin dito, na hanggat maaari sana mag-focus tayo doon sa achievement rather than po sa mga kaunting shortcomings. Kung malaki mang shortcomings sa iba ito, let the authorities do their works. Iniimbestigahan na po ito, at kung sakasakali talagang merong paglabag ang mga kawani ng NBI na ito, ay tingin ko naman haharap po sila sa isang administrative proceedings. Kaya ituloy po natin ang panonood dito. Sabi ng netizens, parang nasa field trip lang daw si Alice. Trending din ang kuhang ito ni Interior Secretary Benhur Abalos at PNP Chief Romel Marbil kasama si... Dito maraming judgment na mali. Ano po? Kasi ako, nung hindi ko pa napapanood ang paliwanag ni Secretary Benhur Abalos, ako po ay biased din naman kasi sabi ko nga po sa inyo, kahit hindi ko kilala ng personal si SILG, ako po'y sumusulong sa kanya para po siya'y kumandidato sa pagka-senador. Pero ganun pa man, kung objectively titingnan po natin ang litrato na ito, hindi po natin dapat i-judge ang karakter in particular ng dalawang opisyal po ng ating gobyerno na ito. Si PNP Chief Romel Marvil at saka si SILG Benhur Abalos. Dahil kung titingnan po natin, logic will tell us na hindi po sila lamang ang tao dito. Kung makikita po ninyo ang table, may mga drinking waters po dito at iba pa na para sa iba't ibang mga tao. Ito ha, prior sa interview na napanood ko kanina o press conference. Itong sinasabi ko is prior doon sa pagkakapanood kanina. At alam din natin na ang mga kamay ni Secretary Benhur Abalos at PNP Chief Romel Marvil ay nasa kanilang pong katawan. Hindi po nila inilayo ito sa bahagi ng kanilang katawan. Kitang-kita po natin na wala po silang hawak na kamera. At definitely, hindi po ito selfie. Ito po ay kuha ng kung sino po nakasama po nila dyan sa room na yan. Higit sa lahat. Alam nyo naman mga tol, wala naman siguro pong tao na kapag ka merong nag-request sa iyo ng photograph, lalong-lalo na hindi po natin yan lugar, yan po ay nasa Indonesia, ikaw ay titingin ng masama.
ikaw ay magpapakita ng hindi maganda. Diba? Common sense will tell us na kapag ka meron pong kukuha ng litrato sa atin, either tayo po ay ngingiti. Kung hindi naman, tayo po ay seryoso. O sa pagkakataong iyon, kung hindi nagawa ng dalawa, si Secretary Benhur Abalos at PNP Chief Romel Marville na maging seryoso, hindi na po malaking issue sa atin yun dapat eh. Ngayon, yung action dito nitong si Go Waping na nagpawaki habang kinukuna ng litrato, wala pong magagawa dyan ng dalawa. Kasi spontaneous action po yan eh. Diba? Pangalawa, hindi nila pwedeng impose ng disiplina ito pong si Alice Goo sa pagkakataong iyon dahil wala pong otoridad ang ating mga authorities na yan sa jurisdiction po ng Indonesia. Kaya kung may mga nakikita man tayo ng mga ganitong litrato, wag nating i-judge totally na hindi po maganda at ina-afford na kagad ang VIP treatment para po dito kay Alice Goo. Mamaya, mapag-uusapan po din natin yung paggamit po ng chartered plane. Kanina ko lang din po nalaman ang paliwanag dyan. Pero yung common sense sa akin, ang common sense kasi, high security risk meron ito pong si Go Waping. At talagang gustong-gusto natin itong makuha. Lahat tayo gustong-gustong mahuli si Go Waping eh. Kaya nga para sa akin, kahit gumastos ng milyones doon sa chartered plane, katumbas naman noon yung hustisya para sa mga di umano'y naging biktima ng mga irregularidad, illegalidad, at kriminalidad na nagawa po ng grupo nitong si Go Waping. Hindi po mababayaran yung paghahangad ng hustisya ng mga yon na makita na ngayon ay makukulong na at nakakulong na po ito pong si Go Waping. Gumagastos na po tayo ng milyon-milyon sa ibang mga pagkakataon. Ito ha, gina-justify ko in particular ang pagkakataon na yon based on my personal opinion. Pero beyond that, meron pala talagang important matters na dapat alam po nating mga Pilipino. Katulad po nung napanood natin kanina, meron palang particular na oras lamang na dapat makuha ang kustudiya dito po kay Go Waping. Kaya hindi pa pwedeng gumamit ka lamang ng mga commercial flights, madedelayed ka sa oras. Kailangan mong either gumamit ng, syempre, chartered plane o kaya naman mula sa ating militar na maaari talagang magamit para po for that particular purpose na makapunta kagad sa Indonesia and hopefully makuha ang kustudiya dito po kay Alice Goo. Bakit hopefully? Kasi sabi nga po ni Secretary Benhur Abalos, nang pumunta po sila dyan po sa Indonesia, wala po silang kasiguruhan na makukuha po nila ang kustudiya dito po kay Alice Goo. Pero ano ang nangyari? Salamat at dahil po sa maagap na pag-aksyon ng ating gobyerno sa pamumuno nito pong si SILG sa tulong ng iba pang mga kawani ng ating gobyerno, matagumpay na nakuha ang kustodiya at naibalik dito sa Pilipinas. Other concern dito ay bakit daw po ikinulong sa kapulisan at hindi po sa Senado at bakit daw po sinampahan ng kaso itong si Alice Goo sa korte instead sa ombudsman. Mayroon din pong mga kaukulang paliwanag dyan. Pero panoorin po muna natin ang balita patuloy mga tol. Si Go, kahit umani ng batikos, wala raw nakikitang mali sa mga larawang yan ang Pangulo. I think the... Ito, itong paliwanag ni Pangulong Bongbong Marcos, basic din dapat ito sa atin. Lahat naman siguro kayo. Sa totoo lang. Pero ako, sasabihin ko sa inyo, hindi ako mahilig sa selfie. Ano? Bihirang-bihira ako. Dami kong namimit ng mga personnel sa labas, mga tol. Nakita niyo bang nag-post ako? Naka-private lamang yon sa aking Facebook. Meron akong private folder na kung sino yung mga namimit kong tao, naka-post lamang doon for my reference. Pero hindi ko pinapublic kasi hindi ako ganon. Anyway, kanya-kanya po tayo ng hilig. May mga taong very proud talaga na makasama ang isang individual at kapag ka nakita nila, magpapaselfie. O diba, usong-uso yun. Kaya part po yan ng culture. At kung nagawa man ng mga kawani ng NBI at BI yung pagpapaselfie, eh maybe sa sobrang kasiyahan na rin nila dahil matagumpay po nilang naisagawa yung kanila pong mandato. At yun po ay hulihin at iuwi dito pabalik sa Pilipinas itong si Go Waping. That is
that is part of the new culture now na nagpapakuhalaga ng kahit ano. Kasi po-post nila, tignan mo, nakasama ako dito sa team na nag-aresto sa ganyan-ganyan. That's ang tawag natin sa Pilipinas, we are the selfie capital of the world, di ba? O, hindi nag-selfie, hindi mo naman pigilan ng tao na ngumiti. Depensa naman ni Secretary Avalos, walang selfie na nangyari. Siyempre, ang tinutukoy naman ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi naman si SILG. Kasi kitang-kita naman mga tol, sa photograph ni SILG, ni GPNP, at saka nitong si Go Wapping, wala pong selfie talagang nangyari. Ang tinutukoy doon, siyempre, yung mga kawani po ng BI at NBI. At ano naman ang paliwanag ni Secretary Benhur Avalos tungkol po dyan? Ngayon, mas komprehensibo yung naging press conference kanina. Kaya yun na lamang po yung puntahan natin. Panoorin po natin ang naging press conference na ito kanina ni Secretary Benhur Avalos. At bilang sa ngayon ay volunteer na sumusuporta dito kay Secretary Benhur Avalos. Ako, kung sakali man madinig tayo ni Secretary Benhur Avalos, I really suggest na this explanation na ginawa niya po kanina is enough. Hindi niya po niya kailangan magpaliwanag sa ating mga Pilipino. Hindi niya po yung tungkulin. Although, syempre, nasasaktan marahil ito pong si Secretary Benhur Avalos dahil sa mga personal na pag-atake. Kaya nga nabanggit niya rito, sana wag niyo po kaming i-judge ang aming karakter base po sa mga litrato na ito. Pero sapat na po para sa akin ito. Sapat na ang mga paliwanag na ito para maunawaan ko at bilang supporter niya ngayon na nagnanais na siya po ay kumandidato sa pagkasenador, isa po ako sa titindig dito at magpapakalat kung ano po ang katotohanan sa mga akusasyon na yan ng VIP treatment para po kay Alice Guo. At sana kayo pong mga naniniwala sa ating programa, ipakalat niyo din po ang mga paliwanag tungkol po dito kasi baka may mga maligaw po ng landas, nasiraan ito pong si SILG, iba paano pa natin mapapalitan yung mga walang kwentang senador dyan sa Senado? Anyway, tuloy po tayo dito mga tol. And then I've gone to the, kasi sa Indonesia, ang chief minister nila, cabinet rank, member of the cabinet. Ganun kataas, they give importance to the police, ganun kataas. Eh, dumating ang Pope doon, so ang sumalubong sa akin is the deputy, no? So tatlo ang nakausap ko, yung one for the Interpol, the other one for the dangerous drugs, and the other one for the CIDG investigation unit. So nag-usap muna kami, took us probably 1 hour, just so yung mga issues maayos lang namin maigi. And then finally, no, when they allowed us, no, kasi ito lang, I want to make this very clear to everyone. Nagpunta po kami roon, hindi ko alam kung maiuwi ko si Alice o hindi. O yan ang hindi natin alam. Walang kasiguraduhan po. Yan ang hindi natin alam. Kahit ako, nung binibigyan ko ng, alam niyo before pa ng mga paliwanag na ito, kasi syempre, concern ako, aba, yung isinusulong kong SILG para maging senador, nakagagawa ng mga ganito ayon sa publiko, kritisismo. Kaya inanalyze ko po yung mga litrato at yung mga video. At yung particular sa paggamit ng plane, ay hindi ko naman talaga alam ang kadahilanan. Ang sa akin lang, security reason. Pero meron palang official na dahilan. Kaya in particular dito po kay Senator Sherwin Gatchalian, nabasa ko po yung kanyang mga post at para bang kung magsalita siya ay talagang karumal-dumal na yung ginawa ng mga kawani ng ating gobyerno na ito na pagbibigay daw ng VIP treatment dito po kay Go Wapping. Hindi po, Senator Sherwin Gatchalian, ito po yung katotohanan. Limitado ang oras. At ang oras na yan ay napakahalaga. Otherwise, kung hindi po nakuha ng ating gobyerno si Go Wapping within 24 hours time period na yan o time frame, ano ang mangyayari? Mas mahihirapan pa tayong i-take into custody ito. Kasi daraan na po yan sa regular na proseso. Particular, extradition. Sa extradition, alam naman natin na may mga requirements po dyan. Unang-una, agreement between two countries. Pangalawa, yung nalabag na batas, dapat ang kaparusahan ay hindi bababa sa 1 taon. At dapat meron din batas na katumbas noon doon sa kabilang bansa
which is I believe parehas naman na meron sa atin sa Indonesia at saka sa Pilipinas. Pero daan-daan po yun sa napakahabang proseso. Like what had happened dito po kay Arnulfo Teves. Diba tumagal ng months yung extradition proceedings? Gusto nyo bang mangyari yun? Diba hindi naman? Hangad tayo na gusto nating mapauwi si Go Wapping. Kaya lahat po ng mga legal na proseso, and that is legal, ang gumamit ng chartered plane, gamitin po natin. Para na lang po isaalang-alang ninyo yung mga naging biktima ng karahasan na ito sa likod po ng mga scam farm na ito. Kung saan ang sinasabing mga nasa likod ay itong sina Go Wapping at iba pa. Doon po tayo mag-focus, hindi po dito sa kung merong mang shortcomings, I should say maliit lamang po ito mga tol. Bahala na. Kung umuwi ako, hindi ko nadala. I mean, I'm sure there will be a lot of criticisms. Bakit nakawala na naman, etc. Pero, natotoo lang, binaliwala ko yun. Sabi ko, ganun, hindi. Pupuntahan ko to. This is my duty. And, bahala na kung pagbibigyan na. But I will try my best with General Malbir. Yun po ang state of mind ko at that time. And so, through this pag-uusap, etc. And by the way, pag-uusap, pinayagan na po tayo na iuwi. Until finally, there was a formal meeting, I think, nasa media yun, na kung saan ito yung Indonesian side, at dito po ang Filipino side. No? Tama kayo, I agree. Pangit talaga na magpa-selfie sa isang kriminal. 100% agree po ako dyan. Pero again, wala pong selfie na nangyari kay Secretary Benhur Abalos at kay PNP Chief Romel Marbil. Meron pong nangyaring selfie sa mga kawani po ng NBI at saka ng Bureau of Immigration at pinagpapaliwanag na po sila doon. And I believe kung meron mang nalabag na internal rules ang mga kawani na yan ng ahensya ng gobyerno na ating binanggit, pananagutan po nila yan administratively. Pero criticizing Secretary Benhur Abalos and PNP Chief Romel Marbil na nagpa-selfie, wala pong katotohanan yon. Hindi po selfie ang nangyari. It was a photo taken, maybe for records purposes or for reference, and it happens na spontaneous actions eh. Nito pong si Go Wapping ang magwaki. Sa parte naman ni Secretary Benhur Abalos, normal naman siguro sa kani Romel Marbil na ngumiti sa harapan po ng camera. Anyway, kung yan naman po ang paniniwala nyo, wala naman tayong magagawa. Pero nakikiusap po ako sa inyo bilang PBBM supporter at Marcos loyalist. Suportahan po natin yung ginagawa nilang maganda. Kung ikikriticize po natin sila, yung meron pong basihan. And not to the extent na itatakwil po kagad natin yung tao na ating sinusuportahan dahil lamang po sa isang maliit na pagkakamali. Hindi nga po ito pagkakamali. Para sa aking pananaw, ano? Kasi, kung ganyan po tayo mga tol, titingnan lamang po natin lagi yung pagkakamali ng tao, pagkukulang, tapos kakalimutan na po natin lahat po ng nagawang mabubuti ng tao. Wala po tayong patutunguhan. Baka maulit lamang po ang miserable pong gobyerno na meron po tayo. We have an effective and efficient working secretary sa katauhan ni SILG. No matter kung tanggapin nyo man yan o hindi, sa aking pananaw bilang dati din pong pulis, ako po ay nasa ilalim din ng SILG dati. Ha? Marami na po akong na-encounter na bossing bilang SILG. Pero comparatively speaking, hindi na ako magne-name ng mga names dahil alam nyo naman kung sino yung mga naging SILG. Sa lahat ng mga SILG, that's why ito yung sinusulong ko kung bakit ko sinusuportahan si Secretary Benhur Abalos. Siya yung nakikita ko na talagang napaka down to earth, napaka soap spoken, at ginagawa talaga yung kanyang mandato bilang SILG. Ano? Kaya sana wag nating kalimutan yon mga tol. Mga kapwa ko PBBM supporter and loyalist. Ako yung nananawagan talaga sa inyo. Ipanalo po natin kung sakaling tatakbo. Kung hindi po tumakbo, di kalimutan ko. Ganun lang naman po yun eh. Kung hindi po magpapile ng kanyang kandidatura itong si SILG by October, di tapos, hindi nyo na makikita yung litrato niya rito sa harapan po natin. Ito,
At i-delete ko na po itong Benhur Abalos for Senator May 2025 Facebook group by October pag hindi po siya tumakbo. Pero kung tumakbo, mananatili po yan. Dahil alam ko naman sa sarili ko na wala akong nilalabag na batas kung every now and then, ipangampanya ko siya eh. Unang-una, hindi ako parties involved sa kanyang kandidatura. And that is part of my rights to exercise yung sinatawag po nating rights to speech. Di ba? Okay, balik tayo. Dito po sa pakikinig kay Secretary Benhur Abalos. Ano ko si Jeremiah Pilat, I think naunay po rin mga kaibigan din natin sa NBI at sa Bureau of Immigration na yung mga bata nakita ko talagang pagod na rin po sila. Wala po silang pahinga. And this is the Philippine team. Until finally, nilapas nila si Alice Go at pinagsinta po sa akin. May pinagsinta sa akin si Alice Go. Sinabihan niya ako at makikita niya naman siguro part of the video was there. Meron daw siyang death threats. Nagulat ako and she requested. Yan. Sabi niya. Marami ding nakikriticize kay Secretary Benhur Abalos dahil doon sa inaudible audio. Narinig tapos hindi narinig. Pero ang nagiging perception lamang ng publiko, malalim na daw po ang ugnayan ng dalawa. Malinaw naman po doon sa video na napanood po natin. Ako particular sa GMA News ko napanood yung 24 oras. Na ikaw pala yan, sabi ni Secretary Benhur Abalos. Opo. Tapos nung parang sinabi ni Secretary Benhur Abalos, nakapagkita na ba tayo? O dati pa po. Hindi po ibig sabihin nung porkit nakapagkita na sila dati, eh malalim na po yung ugnayan ng dalawa. Kasi alam niyo mga tol, kung tayo po yung magja-judge lamang sa litrato, dapat hinusgahan na natin si Rodrigo Duterte noon. Kasama niya sa litrato si Rodrigo Duterte. Pero ako hindi ko hinuhusgahan. Ang tanong lang natin, bakit nandoon si Alice Go sa bahay ni Rodrigo Duterte? Pero hindi ko hinuhusgahan kung ano man meron sa kanilang dalawa. Kaya kung hindi natin hinuhusgahan, sana wag din natin husgahan yung mga narinig po natin na yun. Humingi ng tulong si Go Waping kay Secretary Benhur Abalos dahil may mga death threats siyang nare-receive. At siguro hindi rin naman masama na yung tulong na yon ay ibigay niya para maproteksyonan itong si Alice Go. Unang-una sa lahat, kahit sabihin natin principal by either indispensable cooperation or direct participation itong si Go Waping sa mga krimen na kanyang kinakaharap ngayon, malaki pa rin po ang pagkakataon na makatulong ito para sa ikalulutas ng kabuuan ng mga problema na ito kung siya'y magsasalita. At magsasalita lamang si Go Waping kung masisigurado niya sa kanyang sarili ang kaligtasan. At ito ngayon ang nakikita niya kay Secretary Benhur Abalos. That is why dapat maunawaan natin yon mga tol. Tuloy natin ang pakikinig po dito. Sorry, can I have a private meeting with you? Isasabihin lang po sana ako sa inyo. So sabi ko, General Bill, sumama ka at isa po pang kasama. Together with, I think there were 3 Indonesian police and we were led to this small room. At yun, sinasabi siya na meron daw siya mga death threats at takot daw siya sa buhay niya. And all this time, kinuha ni General Bill ang phone niya and he's trying to record. Kasi parang ganun yata ang protocol sa police, eh. You must record it or something. Pero ayaw ni Alice Go na recorded dahil wala raw siyang lawyer or ganyan-ganyan. But going through the protocol of the police, they want everything documented. Doon pumasok may kumuha ng picture. Nung nando kami sa private room, if you're going to notice that picture, it was not a selfie. Ha? Inuulit ko, it was not a selfie. Tinulang po kami, nakatingin ako sa camera. Again, ito unsolicited advice. At sigurado naman na mas maalam, matalino, mas may pinag-aralan, akong anuman. Ito pong si Secretary Benhur Abalos kumpara sa akin. Pero unsolicited advice para sa isang ordinaryong Pilipino. Nananawagan ako kay Secretary Benhur Abalos na sapat na po yung paliwanag na yan. Hindi nyo na po kailangan magpaliwanag SILG sa harapan po ng publiko tungkol po sa mga bagay na yan. Okay na po yan. At ako, gagamitin ko ang aking programa para po ipakalat, ipalaganap yung mga paliwanag po na ibinigay nyo rito. Kasi kung ito po ay magpapaulit-ulit, napakahalaga ng oras sa mga kawani po ng ating gobyerno. Ang bawat minuto, oras na inilalaan po nila sa kanilang paglilingkod sa bayan ay napakahalaga. Ang pagpapaliwanag na ito, sapat na.
Kung uulitin pa, makakadelay pa yan sa ibang mga activities na mas mahalaga at ang makikinabang ang bansa at ang bawat Pilipino. Anyway, sabi nga ng ating Pangulong Bongbong Marcos, di ba? Kasabihan naman ito, haters will always hate. Ang mga basher, lagi kang ibabash. Kahit anong paliwanag mo, hindi magbabago ang pagtingin nila sa'yo. Pero siyempre, kaya ginawa itong pagpapaliwanag at kaya natin inuulit ito para sa mga taong hindi po alam ang impormasyon na ito. Pero para sa mga basher at haters, wala na tayong magagawa dyan. Sarado na kasi ang isip nila. Okay, tuloy po tayo dito mga tol. Purpose probably of documentation po ito, of that private meeting. No? So hindi ko na alam kung sa sino may hawak o kung saan napunta po yung picture na yun, basta nandun lang yun. In short, sabi ko kay Alice, simple lang. Alice, kung sino man itong mga taong ito na papatay sa iyo. I-simplify natin ha. Kung gusto nyo panoorin ng buo ang video na ito, panoorin po ninyo sa Benhur Avalos Facebook page. Naka-live po yan kanina. At makikita nyo po dyan yung napakahabang paliwanag, question and answer. Pero i-simplify po natin ang issue. Ang issue, VIP treatment. Dahil sa mga selfies, dahil sa paggamit ng chartered plane, at napakaraming mga kawani ng gobyerno, mataas, natataas pa ang katungkulan, ang talagang naglaan ng panahon dito. Oh. Una, yung selfie, pinaliwanag na po natin. Wala pong selfie nangyari kay Secretary Benhur Avalos, kay PNP Chief General Romel Marville, at kay Go Waping. It was a photo taken by someone else doon po sa loob ng room for record purposes. Pangalawa, pagdating naman po doon sa selfie ng mga kawani ng ating NBI at BI, meron talagang kumbaga pagkukulang. But I am not saying na totally hindi maganda yung kanilang ginawa. It appears na hindi maganda, pero normal kasi sa ating mga Pilipino, di ba? Bibihira sa atin yung pagka may camera ka, hindi ka magliliterato ng mga bagay-bagay. Pero sana sa susunod na pagkakataon, iwasan nila yon. Kasi ang mata ng publiko nakatutok lagi. At tandaan po natin, ang mga mata na yan, hindi ka pupurihin. Ikaw ay ikikriticize. Kaya huwag kang gagawa ng mga bagay na maaaring maging issue sa iyo sa hinaharap. Sabi nga ni former Senator Lacson, if I still remember it correctly, DILG Secretary Benhur Avalos is a good and decent man. Sana manalo siya sa pagkasenador sa 2025, something like that. Pero meron siyang isang quotes doon na isinair mula sa isang known politician na in short, huwag kang magsasalita o gagawa ng mga bagay-bagay na maaaring maging dahilan para ikaw ay magpaliwanag o magbigay ng kritisismo mula sa publiko sa iyo. At tingin ko, i-consider yon ni Secretary Benhur Avalos. Ngayon, pagdating po sa chartered plane, narinig po natin na meron pong time frame na within 24 hours kailangan either ma-i-transfer yung custody kay Pilipinas mula sa Indonesia. At magagawa lamang ito kung meron pong mga top officials mula sa Pilipinas ang magre-representa rito. And it happens to be na yon ay si SILG at ang ating PNP chief. Dahil after all, sino ba ang mag-i-implement ng order of arrest ng Senado? Siyempre, ang Sergeant of Arms ng Senado. Pero with the help of our law enforcement authorities, particularly ng Philippine National Police. At dito, dala-dala nila Secretary Benhur Avalos ang order of arrest. Wala pang warrant of arrest during that time mula po sa korte. Particular doon po sa Tarlac yata yun. Ngayon, ang issue na naman ay nire-raise ng mga senador, particular ni Torong si Senator Risa Ontiveros, ay dapat sa Senado nakakulong ito pong si Go Waping. At dapat daw sa ombudsman sinampahan po ng kaso. Ang dapat po kasing malaman ng publiko, mga tol, ay ang pagkakakulong po ng isang detainee ay beyond the control of the PNP, particular the Department of Interior and Local Government, nor the Senate of the Philippines. Merong kinaharap na kaso ito pong si Go Waping
At meron pong warrant of arrest. In fact, binasa po sa kanya ito sa eroplano. Ikaw ay inaaresto sa paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Karapatan mong manahimik o magsawalang kibo. Lahat ng mga sasabihin mo ay pwedeng gamitin pabor o laban sa iyo sa hukuman. Nauunawaan mo bang iyong mga karapatan? And I believe, tinanggap iyon nitong si Alice Goh. Kaya pagdating na pagdating po sa eroplano, siya po ay agad pinusasan. At nung ipinresenta po siya sa publiko, siya po ay nakaposas at nakasuot na po ng detainee na shirt na kulay orange. At syempre, hindi rin natin pwedeng pilitin yung tao kung hindi na ito magsalita. The right to remain silent is a constitutional right for the accused. Hindi porkit media tayo, hindi porkit public tayo, pag tinanong po natin yung akusado, ay dapat magsalita siya. Kaya nga, di ba kung napapanood po natin, no comment po sir, sabi ng ibang mga akusado. Kung magsasalita, okay lang yon. Yet, that is an extrajudicial confession na pwede pong gamitin sa korte. Kasi inaalaw po ng ating batas, I am not a lawyer, but I am a former police officer and a criminologist, kaya alam ko po itong mga sinasabi ko. Inaalaw po sa ating mga batas, sa ating batas, na kapag ka ang isang nakakulong, for example, ay tinanong ng isang reporter at ipo'y nagsalita, recorded, that could be used as an evidence, favor or in favor, or maybe hindi magpapabor o papabor para sa kanya sa hukuman. Pero usually, that could be used against him sa hukuman. Kaya ang preferred na sagot ng mga nakakaalam talaga sa kanilang karapatan is manahimik. No comment. Ganon yung mga nakikita natin dito kay Alice Goh. Salamat tol, DJ Byron Music and Topic TV ha, sa iyong 2.99 super sticker. Oh, yung hindi niya pagharap, napupuna din natin. Wala tayong magagawa eh. Hindi natin pwedeng persahin. Ang mahalaga doon, sumunod sa proseso ang ating mga otoridad. Siya po ay naka-detainee shirt na, siya po ay naka-handcuff, at prior to that, siya po ay nagkaroon ng booking and arrest records. Particular, yung pinakapamoso sa atin, yung mugshot. Pero alam po ninyo, sa booking and arrest record, marami pong mga activities dyan na ginagawa. Pero ang alam lang natin, tingnan yung mugshot. Pag na-mugshot, okay na. Pero marami po, kinukunan po yan ng fingerprints, ng mga personal information, at iba pa. Okay? Now, pagdating sa custody, babalik po ako doon sa pinag-uusapan natin custody. At tama yung paliwanag ng Secretary Benhur Abalos, abogado ito eh. Ha? Ang nag-uutos po kung saan ikukulong ang isang akusado ay ang korte. Ang tawag po doon, commitment order. Ang commitment order po, kautusan po ito ng korte na nagsasabi na particular, kunyari, ito pong si Juan de la Cruz ay nakalabag sa batas at ngayon dapat makulong sa either doon sa lockup jail ng station o kaya sa BJMP district jail or city jail o kaya naman in this case inutos ng korte na ikulong siya sa PNP custodial facilities sa loob ko ng Camp Crame, Quezon City. Why? Dahil nakikita ng korte na itong si Alice Goh is a high security detainee. Marami pong banta dito. At naniniwala ako with due respect sa Senado at sa iba pang mga manonood po natin, mas mapoprotektahan sa PNP custodial facility ito pong si Goh Waping. O baka maging counter ninyo, eh si Senator Leyla De Lima nga during that time, now Attorney Leyla De Lima, hindi naprotektahan, hindi po. Ilang taon po ba nakulong sa custodial facility si Leyla De Lima? 7 taon. Isang araw lamang yung nangyaring tangka sa kanyang buhay at yon po ay isolated. Kasi bakit? Merong kapwa prisoner o detainee doon na hindi natin mawari bakit nagkaroon ng pagkakataon na makapunta sa detention facility nitong si Leyla De Lima. At na-neutralize naman kaagad ng ating kapulisan. With due respect sa Senate of the Philippines, although safe doon, pero ako naniniwala ko na mas safe si Goh Waping sa loob ng Camp Crame. If you have been there sa loob ng Camp Crame, syempre I am a police officer, kaya every now and then napupunta ako doon. Before ha, I am a police officer. Napaka-safe ng Camp Crame. Malaki yung compound. Ang daming mga pulis sa loob. Yun PNP custodial facilities, safe yun. Kaya yung mga pagtatangka sa buhay ni Goh Waping, mahirap magawa nila doon. Oh, nanonood nga ako ng vlog ni Attorney Claire kanina.
May biro pa siya doon sa vlog niya kagabi, sa live streaming nila. Hello? Meron kaming balak patayin, ha? At huwag ka nang makialam para na rin sa'yo at para sa pamilya mo. Magagawa ba nila yun doon sa PNP Custodial Facilities? Malabo yun. Kung nagawa nila yon sa Bureau of Correction, Davao Penal Colony, with due respect kay Attorney Claire. Kasi si Attorney Claire, naniniwala siya na mas safe sa Senate of the Philippines si Go Waping. With due respect sa kanyang paniniwala, ako mas naniniwala ako na mas safe sa loob ng PNP Custodial Facility, ito pong si Go Waping. Bago mo marating ang PNP Custodial Facility, you have to go first doon sa three main gate ng PNP. One from EDSA, one from Bonifacio Avenue, and two from Bonifacio Avenue yata yung Serrano, BF Serrano Avenue. Yung main gate, saka yung third gate, saka yung gate sa EDSA. At marami kang mga dadaanang mga units ng PNP. Marami kang mga PNP personnel na madadaanan. Hindi ka basta-basta makakapasok doon. Hindi mo magagawa ang pinaplano mo kung sakasakaling sasaktan mo. I do not know sa Senate of the Philippines. Pero kung personal strength lamang ang pag-uusapan, di amak na mas malayo. Di ba? Libo ang nasa PNP Camp Crame. Kung hindi man libo, daang personnel ang nandiyan. At napakaraming mga units. Ngayon, particular naman sa bill. Sinasabi na naman itong Senator Risa Ontiveros, bakit daw hindi nag-bill ito pong si Go Waping? Ano daw meron? Diskarte po nila yon. At hindi po yun pwedeng pakialamanan ng DILG, ng PNP. If they opted not to file bail, wala po tayong magagawa. Preference po iyon ng legal team nitong si Go Waping. At ayon po sa napanood kong balita, kung bakit hindi po sila nag-file ng motion to bail or petition for bail, kung ano man ang tawag nila dyan, for the simple reason na marami pong kinakaharap itong si Go Waping. At hindi rin din po makakatulong yung pagpapile nila ng bail na yon. At higit sa lahat, security reason. Aanuhin mo ang pansamantalang kalayaan kung mayat maya tinututukan ka ng mga kawani ng ating gobyerno, tinetail ka kasi baka tumakas ka. Wala ka rin peace of mind. Ganun din yun, para ka na rin nakakulong. Pangalawa, at ito ang pinaka most important dito, ha? Yung kanyang security and safety. Marami siyang mga threats na nare-receive. At kung siya po ay mag-out on bail, baka isang araw, dalawang araw, tumumba yan sa maaaring mga taong ikanta niyan. O, may mga mayor nga, in-sniper, di ba? Naalala niyo yung sa Batangas, sa Tanawan, sniper ang tumira doon. Somewhere in Mindanao, meron ding in-snipe doon na, kung hindi ako nagkakamali, vice governor. Meron din ulit sa Batangas at napakarami pang mga pagkakataon. O kung nagagawa nila yon sa mga tao na talagang secured ng kanilang mga bodyguards, how much more dito kay Alice Goo na wala na? Kung hindi, syempre, yung kanyang mga close friends or close acquaintance o kung sino man na maaaring niyang kasama, hindi siya mapoprotektahan nun. Kaya kung gustuhin niyan mang hindi mag-file ng bail, it is their choice. Perhaps kay Alice Goo o kaya sa kanyang legal team. With that, sana kahit paano na ipaliwanag ko sa inyo na sa pagkakataong ito, kung magkikriticize tayo, welcome naman po yan. Wala naman pong problema kung i-criticize po natin ang mga public servant po natin. But not to the extent na tayo particular, mga kapwa PBBM supporter ko at mga kapwa ninyo mga loyalista, eh magagalit na po kagad tayo dito kay Secretary Benur Abalos sa ating PNP chief. Parang hindi ko po makita yung reason doon. Ang dami pong mga mabubuting ginawa tapos sa isang shortcoming lamang kung meron man, kakalimutan po natin ito. Tapos magagalit na tayo dun sa tao. Remember, kung talaga po kayo ay loyalista, at kung kayo po talaga ay kapwa ko PBBM supporter, kung ano po yung naging paninindigan ni Pangulong Bongbong Marcos, which is tama naman at dapat, ganun din dapat po yung maging paninindigan natin. With that, maraming salamat sa inyo mga tol.